ang module na ito, kailangang isantabi muna ang lahat ng inyong pinagkakaabalahan upang mabigyang focus ang inyong gagawing pag-aaral gamit ang module na ito. Basahin ang mga simpleng panuto na nasa ibaba para makamit ang layunin sa paggamit nito. Paano gamitin ang module? Alamin naman natin ngayon kung ano-ano nga ba ang mga bahagi nito. Una, inaasahan. Pangalawa, unang pagsubok. Ikatlo, baliktanaw. Ikaapat, maikling pagpapakilala ng aralin. Ikalima, gawain. Ika-anim, tandaan. Ika-pito, pag-alam sa mga natutuhan. At ang ika-walo, ang pangwakas na pagsusulit. Unang aralin ng ikasyam na module, pagbibigay ng sariling pananaw at opinyon. Sa pagtatapos ng module na ito, ikaw ay inaasahang nabibigyang kahulugan ang mga salitang dilantad ang kahulugan sa tulong ng word association. At naibibigay ang sariling pananaw o opinyon batay sa binasang anyo ng sanaysay na talumpati o editorial. Bago natin simulan ang araling ito, halina't magbalik tanaw. Basahin at unawaing mabuti ang bahagi ng isang talumpati at pagkatapos sagutin ang mga tanong na kasunod nito. Ang pangunahing banta sa kapayapaan ng mundo ay hindi ang di magandang ugnayan ng mga bansa, kundi ang paglaganap ng kasamaan. Ang tinutukoy ko ay ang terorismo, drug trafficking, organisadong krimen at ang sindikatong mafia. Ang lahat ng krimeng ito ay nagsisilbing banta sa buhay, progreso at pag-unlad lalo na ng mga mahihirap. Sa kasalukuyan, ang mga krimeng ito ang pangunahing hadlang sa pagkamit ng mga layunin ng United Nations. Wika ni Peru President Ollanta Humala, salin mula sa 68th session ng General Assembly ng United Nations. Ang may uugnay sa salitang banta ay ang salitang hadlang sa pahayag na ito ang pangunahing hadlang sa pagkamit ng mga layunin ng United Nations ay nangangahulugang ano? Ayon sa binasang talumpati, ang banta ng kapayapaan ay ang saloobing naramdaman pagkatapos basahin ang talumpati ay ano? At batay sa pahayag ni Pangulong Ollanta Humala, masasabi mo na ang kapayapaan ay ang pagpapahayag ng talumpati ng Pangulo ay sadyang inaabangan ng mga mamamayan. Sa pagkakataong ito ay buong pagmamalaking ipinahahayag ng Pangulo ang natamong tagumpay sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Maiangat at masusi niyang ipinaliliwanag ang mga layunin at naisin upang patuloy na umunlad ang bayang kanyang pinamumunuan. Ang mga pangyayaring naganap, nagaganap at magaganap sa ilalim ng kanyang pamumuno ay matapat niyang ibinabahagi sa kanyang nasasakupan. Kaya halina't tunghayan natin ang CP mula sa talumpati ni Dilma Rousseff sa kanyang inaugurasyon, ang kauna-unahang pangulong babae ng Brazil noong unang araw ng Enero 2011. Isinalin sa Filipino ni Sheila C. Molina. Minamahal kong Brazilians, tinitiyak ng aking pamahalaan na lalabanan at susugpuin ang labis na kahirapan, gayon din ang lumikha ng mga pagkakataon para sa lahat.
Nakita natin noon sa dalawang terminong panunungkulan ni Pangulong Lulu kung paano nagkaroon ng pagkilos sa kamalayang panlipunan. Gayunpaman, nananatili ang kahihiyan ng bansa sapagkat hindi nawala ang kahirapan at nagkaroon ng mga hadlang upang patunayang maunlad na nga tayo bilang mamamayan. Hindi ako titigil hanggat may mga Brazilians na walang pagkain sa kanilang hapag. May mga pamilyang pakalat-kalat sa lansangan na nawawala ng pag-asa at habang may mahihirap na batang tuluyang inaabandona. Magkakaroon ng pagkakaisa ang pamilya kung may pagkain, kapayapaan at kaligayahan. Ito ang pangarap na pagsisikapan kong maisakatuparan. Hindi ito naiibang tungkulin ng isang pamahalaan. Isa itong kapasyahan na dapat gampanan ng lahat sa lipunan. Dahil dito, buong pagpapakumbaba kung hinihingi ang suporta ng mga institusyong pampubliko at pribado, ng lahat ng mga partido, mga nabibilang sa negosyo at mga manggagawa, mga universidad, ang ating kabataan, ang pamamahayag at ang lahat ng naghahangad ng kabutihan para sa kapwa. Sa pagsugbo ng labis na kahirapan, kailangang bigyang prioridad ang mahabang panahong pagpapaunlad. Ang mahabang panahong pagpapaunlad ay likha ng mga hanap buhay para sa kasalukuyan at sa darating pang mga henerasyon. Kailangan ang paglagong ito kasama ang matatag na programang panlipunan upang malabanan ang hindi pantay na kita at pagkakaroon ng rehiyonal na pagpapaunlad. Nangangahulugan ito at muli kong sasabihin na ang pagpapanatili ng katatagan ng ekonomiya ang pinakamahalaga. Sa nakasanayan natin, kasama ang matibay na paniniwala na sinisira ng inflation ang ating ekonomiya na nakaapekto sa kita ng mga manggagawa. Nakatitiyak ako na hindi natin papayagan ang lasong ito na sirain ang ating ekonomiya at magdusa ang mahihirap na pamilya. Patuloy nating palalakasin ang ating panlabas na pondo upang matiyak na balanse ang paglabas ng deposito at maiwasan ang pagkawala nito. Gagawin natin ang walang pag-aalinlangan sa mga multilateral na paraan na ipaglaban ang maunlad at pantay na mga pulisiyang pang-ekonomiya na pangangalagaan ang bansa laban sa hindi maayos na kompetisyon at dapat na maunawaan ang daloy ng kapital na ipinakikipaglaban. Hindi natin pahihintulutan ang mayayamang bansa na pinapangalagaan ang sariling interes na nagpapahirap sa maraming bansa sa mundo. Sa kabila ng kanilang sama-samang pagpupunyagi ay walang pagbabagong nagaganap. Ipagpapatuloy nating mapahusay ang paggastos ng pera ng bayan. Sa buong kasaysayan ng Brazil, pinili nitong itayo ang isang estado na nagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan at kapakanan ng mamamayan. Malaking halaga ang kakailanganin nito para sa lahat ngunit nangangahulugan ito na may tiyak na pensyon, universal na pangangalaga sa kalusugan, at mga serbisyong pang-edukasyon. Sa makatuwid, ang pagpapaunlad ng serbisyo publiko ay kailangan habang isinasaayos natin ang paggastos ng pamahalaan. Isa pang mahalagang salik na maayos na paggasta ay ang pagpapataas ng antas ng pamamuhunan sa pangkaraniwang gastusin sa pagpapatakbo ng negosyo. Mahalaga ang pamumuhunang pampubliko sa pag-iimpluwensya sa pamumuhunang pampribado ay lubhang kailangan sa pagpapataas ng pribadong pamumuhunan at kasangkapan sa regional na pagpapaunlad. Sa pamamagitan ng Growth Acceleration Program at My House, My Life Program, pananatilihin natin ang pamumuhunan sa mahigpit na pagsusuri ng Pangulo ng Republika at ng mga ministro. Patuloy na nagsisilbing instrumento ang Growth Acceleration Program na pagtutulungan ng pagkilos ng pamahalaan at voluntaryong koordinasyon ng pamumuhunang estruktura na binubuo ng mga estado at mga munisipalidad. Itinuturi rin ito ang pagbibigay ng insentibo sa pamumuhunang pampribado na pinahahalagahan ang lahat ng insentibo upang buuin ang pangmatagalang mga pondong pampribado. Ang pamumuhunan sa World Cup at Olympics ang magbibigay ng pangmatagalang pakinabang sa kalidad ng pamumuhay sa lahat ng bumubuo ng rehiyon. Magiging gabay rin ang prinsipyong ito sa pulisiya ng panghimpapawid na transportasyon.
Walang duda na dapat nang mapaunlad at mapalaki ang ating mga paliparan para sa World Cup at Olympics. Ngunit ang pagpapaunlad na nabanggit ay nararapat na isagawa na ngayon sa tulong ng lahat ng Brazilians. Unang gawain, KSP, kahulugan salita at pangungusap. Pagyamanin ang mga salitang ginamit sa binasang akda gamit ang word association at ibigay ang salitang may uugnay sa salitang nasa loob ng bilog. Mumuo ng pangungusap sa mga ibinigay na salita. Ikalawang gawain, boses ng kabataan. Ilahad ang iyong opinyon at saloobin sa naging pahayag ni Pangulong Dilma Rousseff sa kanyang talumpati. Itala ang iyong sagot sa kwaderno. Ikatlong gawain, SOP, saloobin, opinyon at pananaw. Suriin mong mabuti ang larawan. Ilahad ang iyong sariling pananaw o opinyon tungkol dito. Isulat ang sagot sa kwaderno. Ika-apat na gawain, ka-vlog. Ipagpalagay mo na ikaw ay isang vlogger. Ikaw ay gagawa ng iyong sariling vlog tungkol sa paksang tinalakay sa talumpati ni Dilma Rousseff. Dito ay ilalahad mo ang iyong sariling pananaw kung paano malulunasan ang kahirapan ng bansa. Tandaan, ang talumpati ay isang buod ng kaisipan na isinulat at binibigkas sa mga manonood. Naglalayo nitong manghikayat o mga tuwiran sa mga napapanahong issue o partikular na paksa. Layunin din ng talumpati na sumang-ayon, tumugon, o magbigay ng mga impormasyon sa mga tagapakinig. May mga uri ang talumpati. Nahahati ito sa dalawang uri. Ang talumpating handa o extemporaneous at talumpating hindi handa o impromptu. Ang talumpating handa ay gumugugol ng oras upang isulat at saliksikin ang mga impormasyon ng kaniyang paksa. Naghanda kung paano bibigkasin ang talumpati. Samantalang ang talumpating hindi handa o extemporaneous speech ay isang uri ng talumpati na isinulat at binigkas din ng parehong araw at agad-agad. Wala nang pagkakataon ng magsasalita na magsanay at saliksiking maigi ang kanyang talumpati. Ginagawa ito ng mga eksperto at sanay sa ganitong uri. Karaniwan ding napapanood ang mga talumpating hindi handa sa mga kompetisyon. Ang mga bahagi ng talumpati ay ang mga sumusunod. Una, panimula. Sa bahaging ito, inilalahad ang layunin ng paksa kasabay ng estratehiya upang makuha sa simula pa lang ang atensyon ng tagapakinig. Ikalawa ay ang katawan o gitna. Dito nakasaad ang paksang tinatalakay ng mananalumpati. At ang huli ay ang pangwakas. Ito ang buod ng paksang tinalakay ng mananalumpati. Nakalahad dito ang pinakamalakas na katibayan, katuwiran at paniniwala para mahikayat ang pagkilos mula sa mga tagapakinig ayon sa paksa ng talumpati. Narito naman ang mga paraan kung paano gumawa ng talumpati. Una, pumili ng magandang paksa. Ikalawa, tipunin ang mga materyales na maaaring pagkuna ng impormasyon tungkol sa napiling paksa. Maaaring mga dating kaalaman o karanasan o kaya ay mga babasahin na may kaugnayan sa paksang gagamitin. Ikatlo, simulan ang pagbabalangkas ng ideya at hatiin ito sa tatlong bahagi, ang simula, gitna at katapusan. Ikaapat, maging sensitibo. Kung maaari ay iwasan ang napag-usapan na lamang ang tungkol sa sarili at pansariling kapakinabangan. At ang ikalima, iwasan din na maging boring ang iyong pagtatalumpati. Kung maaari ay magkaroon ng sense of humor sa pagde-deliver ng talumpati at laging isipin ang iyong tagapakinig. Para naman sa pag-alam sa mga natutuhan, halina't basahin at unawaing mabuti ang bahagi ng isang talumpati
at pagkatapos ay sagutin ang mga tanong na kasunod nito. Kami, ang mga opisyal at kawani ng Kagawaran ng Edukasyon ay kaisa ng sambayan ng Pilipino sa laban sa pagbuksa ng COVID-19. Ito ang layunin ng Sulong Edukalidad, ang magpatuloy ng sama-sama habang inihahanda natin ang sistema ng edukasyon para sa hinaharap. Sa laban na ito, ang ating mga pagsusumikap at patakaran ay nakaangkla sa paglilingkod sa kapwa Pilipino at ang pagtitiyak sa kaligtasan ng ating mga mag-aaral, guro at kawani ay unang isinasaalang-alang ng ating mga pulisiya. Haharapin natin ang bagong normal ng may kahabagan, sensibilidad at pagiging makabayan upang ang paraan ng pag-aaral ay hindi maging isang pasanin para sa mga magulang, mga anak at guro ngunit isang pag-asa sa gitna ng krisis. Sa kabila ng mga hamon na tatahakin, sisiguraduhin natin na magkakaroon ng balanse sa pagitan ng pagbibigay ng kalidad na edukasyon at pag-aaruga sa bawat isa. Tayo ay mananatili hanggang ang lahat ay gumaling. Tayo ay patuloy na lalaban upang makapagbigay ng edukasyon sa milyong-milyong Pilipinong mag-aaral. Bilang isang bansa, tayo ay magtatagumpay at gagaling ng nagkakaisa. Tungkol saan ang binasang talumpati? Ang salitang bagong normal ay nangangahulugang ano? Bilang mag-aaral, paano mo maipagpapatuloy ang iyong pag-aaral sa kabila ng patuloy na banta ng COVID-19 sa ating bansa? Sa iyong palagay, anong uri ito ng talumpati? Patunayan, balangkasin ang talumpating binasa, gamitin gabay ang mga natutuhang mga bahagi nito. Ngayong malapit mo nang matapos ang module bilang siyam, sagutan ang pangwakas na pagsusulit. At para naman sa papel sa reflektibong pagkatuto, bahagi na ng pang-araw-araw na pamumuhay ang paggamit ng social media. Ito ay hindi lamang upang gawing libangan. Nagagamit rin ito sa makabuluhang paghahatid ng impormasyon. Kaya naman sa iyong Facebook account, ipost mo sa iyong wall ang opinyon o saloobin tungkol sa iyong mga natutuhan sa araw na ito.